Game number 2, series number 1, look at the items. Oh my gosh, ito na yung bagong ano natin dito. Hindi na 5-man pass. Onto the side ng ano, Wild Drifters, naka-necklace agad dito si Boss ML, which is si Boss Doggy. Makikita natin, ito na yung bagong meta nila eh. No? At sa side naman ng Team Pichak, dalawa yung naka-mask. Pero quick hero rundown lang muna tayo for the sign of it. Gisap, Uranus for Zia, Nui for Teru, Luzo for Morph, and Johan for Santi, and of course, the Link for Dre. Pero look at that, a very aggressive Cho going in against his Link. They're trying to catch, there you go. Cho will fall, and Morph as well, the Yulo, ano man? Yuzong. Pahirap na pahirap yung mga pangalan kasi nila eh. Munti lang yung letra, pero parang komplikado pag pinagduktong. Yes. Nakakabuloy po. Oh. Yan na, it's a 1-for-1 trade kanina doon. Wow. Para makikita natin, balak sana mag-counter jungle dito ng ating Cho. Pero nahuli siya doon ng Link natin. Pero dito, uy! Si Tom. Grabe mag-aurora yun. Delegate sila dito guys ha. As early as 1 minute, look at the kills nung Link. Nakadalawa na with the bounty na very aggressive. Oh! Ang ganda sa Eri pinatay! Ginawa yung ginawa kanina sa kanila, binalik, no? The serving. Ayun pa! May another one! Pang Tempest of Blade sa mukha! Disengage siya muna si Dre Scofield. Oh, tatalo sa pater. Wall moments. Ayan. Ang ganda. Ang ganda na pinapagsabang si Sumpak. Hindi ko alam kung ba medyo kakaiba yung ginagawa ni Sumpak. Ayan. Let's see, habang nanonood yung ate ni Athena sa kanyang gilid. Ayan. Baka magalala. Ayan. Ay, so, makikita natin dito, si Ling, bakot-bakot lang din muna. Binibigay nila dito lahat ng pwedeng i-jungle kay Dre Scofield. At makikita natin, onto the bottom lane naman, securing their own objectives na lang muna dito. So, wala pang skirmish na masyado magaganap. Sa Paloma Sisters. Medyo naglalagin yung sang aking pag-spectate. So, nagmamano-mano tayo dito, mga ka-juicy. Eto na, going in, baby bouncing ball. Kumakasa ng talon kasi nakakasa rin dito. Si ating Aurora, wala pa siyang pinipro-present dito. Tinarang sa mukha. And Blazing Duel just to burst this one out. Pero wala pa siyang damage dito. Si Daniel 1-on-1 sa likod mismo. And 3-man down. Kapalit wala sa side ng Team Gisap. 6-2 in favor of Team Gisap. Yes. Grabe, this is a bad sign for Wild Drifters, ha. They have to step up their game. Wala pong masyadong damage dito sa Danyan. Alam ng Team Gisap yun. Pero dito, Paula, targeting Santi. And Santi has fallen down onto the hands of Team Doggy. Pero dito, Zia, sinusundan lang dito si Danyan. Gusto niya mamahin, pero kita niya doon. May paparating ng back up. That is a 3v1. Papunta na dyan si Boss ML. Pero simply backing away, securing that Nito Wanderer. Pero dito sa may jungle side ulit. Uy, napilip dito. Uy, naka-isa pa nga dito. Pero si dyan na si Dennis Schofield. Naka-ano agad yun? Pati nga item mo po. Oh, okay. Akala ko bigla, na-yellow pala siya na, no? Ni Aurora. This is a good this is a good basta good situation to for Team Gisap kasi naging snowball na yung ano yung Link. Alam mo nang pag ang Link natin auto ban yan sa RG kasi sobrang pinalakas pa yan lalo malakas na nga, pinalakas pa pero still alam kasi ng Wild Drifters yung counter nila kilala and going in surprise there you go the sandwich method sa mega kill. Ayan. Na-surprise siya eh, parang yung ano eh, yung batang ano, nag-cutting glasses, tapos pumunta yung nanay ko. Na-surprise ka, paglabas mo sa pero game. Dito sa may top lane na Yuzong ha, pilit nilang pinapabas. Lumalakas ng mapa, makikita mo naman sobrang OP, nakakaligtas so, pa rin dun. So are we seeing autoban na dapat dito kay ano no, sa pagbaling no, sa Yuzong? Oo, kasi pwede naman wag dyan yung commitment kasi nila doon, ano yung hirap eh. Iko-commit nila pero magdadragon palabas ng mapa. Yun so, automatic, hindi nila nakuha, space provided pa. And there you go, try to control this one out. Masyado malalim dito. Ang kanilang bola, they're able to take down the dragon and as well as the Kufa. 1-for-1, wave the dragon, the cross is real. Pulato na naman
as well as ang tropa nating sino to? Si Aurora. Si Aurora. Si ML. Oh, 10-6 in favor of Team Gizar. Pero problema diyan kasi si ano, si Cyclone Dead, hindi na next stop. So pareho magandang bakbakan na nakikita natin. Lumalakas si Ling, lumalakas din si Claude. So magkakaalaman to sa late game. Kung aabot sa late game, kakabuti pa ng Team Gizak to. Sumpak ng isang ano, orange buff, pero napatay naman din siya dito ni ating Yuzong. So para nagbigay lang siya ng death doon, lalong tataba dito rin si Yuzong. As makikita natin, is a 3-2-3-4 that KDA. Tama, ito na, Injector, trying to go in. Oops! Tempest of Blade sa mukha. Pero Daniel, ang ganda ng positioning dito. Hindi siya nadabawasan. And there go. Good backup naman ang pinakita ng Aurora. Item check na tayo ngayon by Daniel. Okay. Pagka ano? Ano ba ito? Wind of Nature. Parang pa Wind of Nature. Wind na dito. And they're able to get or Demon Hunter as well. At ang gagawin nata ni Daniel dito. BMI in. Ang kumakasan ng talon. Just to secure the buff. Winter Truncheon. Si Doggy nga ito. Or yan yeah, talaga din nila. Ewan ko, yan kasi lagi ko siya nakikita eh. Feeling ko lang. Pero yan ang yung sabi ko. My gosh, look at that. BMI paalis na nga dito, pero sa may middle lane, sumpak at fallen down dito na si Dre Scofield. Papasok na nga dito, hinahabol na pilit. Dito, si Paul na lang to, pero it's a double kill for Morph. Di daw kilala ng caster yung nagamit ng Aurora. Kaya kilala natin, siyempre. So yun na nga. Hindi. Parang signature na rin niya kasi yung Aurora. Pero lumat na, ay! Ang ganda! Nahinto, pero pwede niya natin tuloy. Walang follow-up damage. Ay, hindi niya yun, hindi niya in-unstoppable force. Alam ko, gumawin pa niya eh. Oo, no, no, bawal ang ano dito. Bawal daw ma-asing hanggat maaari. Kung pwede magpigil, magpigil. Pagkakataong ganun. Ayun, no, doing Uranus onto the top lane and it's another objective down for the side of Wild Drifters. Parang pwede natin masabi dito na Yuzong wins games ba ang masasabi natin, pero hindi pa naman tapos ang laro at mahaba pa naman ang oras. Meron pa rin naman kasing Daniel or Marksman dito ng Claude ang Wild Drifters, so it's not too late for late game pa rin. At kaya na rin naman nilang pumitas dito. Kailangan lang nila unahin dito si Dre Scofield, which is si Ling natin. Masyado kasing mag-upay. Ayun! Nauli! Dayakap! The Frost! Pero yung pala, it's only a better aim to take down Daniel! Ang kanilang core, they need to back this one out! Double kill for the side of Team Gizak! Sabay ko yan ang pizza dito! Disengage na muna, Wild Drifters! 3 man down to collect isa! Susundan pa! Let's make it 4! And there you go, Team Gizap is doing it. Tumawag si Mr. Valdez agad. Tumawag. For the first game. For the new teams. Aking nilalakagad ni ano, Ginong Valdez. Episode natin ngayon na kailangan palatingin yata natin ang game 3 to sa pagtawag ni Ginong Valdez. Sabi ano eh. Pilot episode pa lang. Grabe na yung rating. Game yung battle daw ah. Sige, i-game 3 natin to. Ayan. Another turtle box secured for Ling, which is si Dre Scofield natin dito. Makikita natin, bangers lang muna sila dito. Si Paula, si Tribang, yung i-tempest of place para makabasa agad ng another turret sa bottom lane ng Wild Drifters. So ito na nga, nakikita naman natin, 8-1-8 na ang score dito ni Ling. Sa matala naman si Daniel, nakaka 1-1-4 pa lang. So medyo lamang dito ang Team Gizak. Dati na na-clash! Uy! Daniel! And there you go! Pero ang sagot naman dito, Ling, double kill. Para, grabe yung damage dito nung Ling natin. No? Parang dalawang hiwa niya lang dun kay Daniel or kay Lano. Pwede niya na i-burst down kahit mag-isa siya. Yun, nakikita niya dun. Pumapasok dito sa siya, siya yung Consalo. Oh my gosh, look at that! Tempest of Place, pero nandun sa 4 turret na nga. Pero simply bakit gawin pa rin na parang walang nangyaring flash doon. And another turret secured for the side of Team Gizak. Polo nandito sa may middle lane, trying to hold on to that middle lane turret. Pero also the top lane naman, makikita natin dito. Pilit mo pwede si Polo, pero and it's a metal kill for more. Dito, sumpak, anong balak si sumpak dito. Targeting Zian at nakapitas natin sa 10 na place, pero masyado nang ma-active.
Oh, surprise. Try to catch. Nakita ko is, ang ano, kanina, magkaiba yung strategy na ano yun, no, ng Wild Rift at siya at Tisa. Tinitignan ko yan yung yes. Dragon. Inaantay muna nung dragon, or ni Winimorph na maritin lahat ng position. Right after, yes. Saka siya papasok. Nagugulo yung clash. So I think, kailangan wala yung lumabas na, no, na dragon sa next game. So, oh my gosh, guys, after the first Dragon wins games ba to? Oo. Yun nga yata, Yuzong wins games na nga ba? Oh, mukhang magta-tower lock na dito. Ang Team Gisa, pero umaasin. Philip na lumalakas pa, humihila pa. Ang sa pinakatulo na walang magdod. At go, ang sa sign na Team Gisa. Mukhang kakayanin pa nga yata kumabak dito ng Wild Rifters. May Lord pa. This is a part for Team Gisa na huminga. Kailangan nilang mag-regroup dito. Ano yung error na nangyari doon at may Lord pa nga dito na napa-up for grabs. So yun na nga. Bumuha kami ng pizza dito. Yun ang nangyayari dito. So yun na. Battle for the Lord. Nagkakagulo na dito. Sino makakalasin? Ayun, nakuha na nga ni Tams. At ito pumak si Uranus. Pero nadali siya dito ni Aurora. Ni Boss ML. At yun na nga. Backbackan to the max. Ito si Yuli, Louie, at si Tams, pero yun, what a backup there by Ling. I can check na ulit. Pero makikita natin dito ha, this is a chance para makahinga ang ating Wild Drifters kasi nakakuha sila dito eh, ng isang Lord, nakita natin dito. Pero napakakape naman kasi talaga dito ng Ling natin, we cannot deny that fact. Pero dito ha, pilit nila na lang na inaangat yung minion wave nila para hindi na lang din makalagpas pa sa may gitna ng mapa yung Lord dito ng Wild Drifters. Madali na lang nila tunawin to, lalo nandyan si Ling and then with the Johead. Meron to ha, may cheese to ha. May comeback potential to Wild Drifters ha. Pag yes. Nakukulit pa mga dalawang beses yung ginawa kanina ng Team Gisa, possible comeback pa eh. Yes. So there you go. Na-presto na ulit dito ang Team Gisak. Ayan, presto ko na lang ulit ako. Dire-direcho lang. Pero 4 pack. Si, ang tingin ko, nasisira lang talaga yung main damage ng side ng Team Gisak. Once na mahuli nila si Trey, si Link. Yes. Si Kuya Putray. Nung nahuli, nung nagma-aslim under the counter at ang pilit nilang tinatapos, nagkaroon ng space para huminga kasi dito ang team ng Wild Drifters. Pero makikita natin dito ha, yung Uranus nila, inaangat ng inaangat yung minion wave, which is a very good tactic kasi nagpo-focus naman dito yung ibang teams pa na iangat or mag-secure ng mga box. So yun ang ganda ng lahat ng hero picks ng Team Gisap dito. Yung, ayun na! Whoop! Nahuli ba? There you go. Eto na. They need to go back muna. This is a first match. Yung pinapanel nila, napatay na. So, medyo nagbabaliktad na yung situation dito. Pero hindi, may dragon eh. Andun pa rin eh. Mawala man yung league, ang sakit pa rin yung dragon. Andiyan din si Tungi. Malaking bagay rin talaga yun. Yung dalawang yun, parang deadly combo siya. No? Kala i-respect ba na later? Yung Yuzong siya kayong Lugi pwede rin. Pero dito, si Santi Sakura, rather, hinahabol dito si Sumpak pero simply backing away. We have to regroup kasi mapabuhay na rin dito si Dre Scofield. Only 10 seconds onto the death clock. At mukhang nahihirapan sila dito eh. Kailangan lang nila magkaroon ng isang window opportunity or isang wrong mistake sa side ng Team Gisap kaya i-comeback. Pero ang Team Gisap mukhang hindi na sila papayag ng another wrong mistake ng pagkatulad ng pag-pick off kanina sa link natin. Kaya hindi nila napilit na maipush eh. Tama. Tapos kung titingnan mo ha, survivability yung item dito ni ano, dito Jen. Nagihintay lang siya ng rose gold pero mayroon teleport sa likod! Blazing Duet kinasa, look at that, they try to focus, Daniel trying to cast this one up, Daniel is full, wala na silang main damager dito, habang inuubos sila dito ni Ling, ang ganti ng api, pinasarap lang pala. Grabe naman dito si Yuzo, nakita nyo kahit 3v1, 4v1, kayang-kaya niya mamatay. Sinalo niya lahat ng damage siya, kayang ibat to ng Wild Rifters, pero hindi pa rin siya napatay doon. And on to the middle lane, as we can see, Sati Sakre trying to clear up that minion wave. Gusto na nilang tapusin to. Ayaw na nila bigyan pa ng pagkakataon na magkaroon pa ng chance na makapag-isip dito ang Wild Rifters. Pero dito tayo pa sila, please, ako sa nakapag-isip, pero hindi ko na-apin. It's not enough. You are trying to dance. Oh my
gosh, Paul was kind of dito sa my car, but at the well distance, ay nag-a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